mga kapapi, good morning po sa ating lahat. Na napakalakas ng ulan ngayong araw na ito, mga kapapi. Walang patid, ano, simula kagabi hanggang ngayong umaga. Na-expect tayo ay oras na ba, mga kapapi? 7 po ng umaga, malakas pa rin ang ulan. Dito si Bochok, friend. Ayun po, mga kapapi, good morning po. Ay, grabe, anong nagawa mo, Chok? Saing tops. Nagkasaing? Ako. Ay, grabe, malupit ka talaga. For breakfast natin. For breakfast? Nakainit ng tubig for coffee. For coffee? Ito yung ano? Ay, mga kapapi. Alright. Eh, mga kapapi, wala ba po yung mga kagawang dahil, alam ko, alas 8 po ang kanilang pasok, mga kapapi. Kaya wala pa sila. Sila ka-business po ay tulog pa, mga kapapi. Ayun, marami lakas ng ulan. Grabe, lamig po. Lamig na, para tayong ano, nasa Baguio. Yes. Isip ko, paano tayo makakalabas mamaya? Yung tubig nga sa dulo po, parang may yelo. Parang may yelo. Paano? Ay, joke lang. Ano, sabi ko, buksan mo yung creep ko. Yung batain mo ako. Joke lang. Oo nga, malamig nga, malamig. Lamig na ba? Parang may yelo. Anong, lulutoy mo? Pagkatapos ng saing pops, magluto tayo ng itlog tsaka tuyo. Itlog tsaka tuyo? Kasi malamig, masarap ang ganong pagkain pagka malamig. Ganon ba yun? Opo, sabi ng iba. Sabi ng iba. Kaya pala umuulon eh. Sabi nga ng iba, kung dalagang mahal mo siya ay hayaan mo. Binaliwala niya ako dahil sa'yo. Malupit ka talaga, Chok. Ito ay ngayon, Pops. Oo. Makalan ka ang talent dito dyan. Oo. Malupit talaga itong pinsan ko, no, mga kapapi. Wala talaga makakatalo rito. Alright. Ayun na lang, mga kapapi, for today's vlog, pakisamahan nyo kami. Dahil update natin yung ano, mga module po ni Aldrin habang merong time ang kanyang papadins TV. Kuya niya. Check natin, nandito si Aldrin, no. Oh. Oh, grabe, Drin, ah. Aga mo, Drina. Morning po. Oh, grabe, sipag. Kamusta, kamusta ang module? Okay naman po. Medyo madami pero kayang-kaya po. Kayang-kaya. Kailan ba ang pasahan yan, Drin? Sa ngayon po, wala pa pong update sa GC natin, sa GC namin kasi marami, masyado akong ano, komplikado yung panahon po ngayon eh. Ah, ganun? Opo. O, kasi maulan nga, ano? Opo. Nagkakuha ako ng upuan. Tayo puan, mga kapapi. Kamusta? Kamusta yung ano, module mo? Meron ka bang mga hindi alam dyan? Meron ba akong maitutulong sa'yo? Ha? Kung kaya niyo naman po yung mathematics. Ay, mathematics? Palagay ko, hindi ko kaya yan. Kamali ka lang. Hindi. But, major in math ka ba? Hindi naman po. Di ba ang strand mo ay STEM? Opo. STEM ang strand mo, di ba? So, ano yung ibig sabihin ng STEM? Yung ba yung ano, yung sa halaman, may STEM? Hindi nag-get si Bocho. Ay, ito yun. Ano yun? Gusto nga sama. Ano, gets, ay, gets mo ba? Anong, ano ibig sabihin ng STEM? Aboy! Ano yun? Tay-tay dyan. Kaya sabi ko na, kailangan kinawa talaga. Ko, hindi ko rin po. Seryoso, hindi mo alam? Hindi ko rin po alam. Bakit kinuha mo ang STEM? Kasi ang STEM po na kinuha ko dahil ang course na kukunin ko pagtutok ko ng college is IT. IT? So yung STEM kasi may letter T. No? Kaya tapos pupunta ka ng IT, so STEM ang ginawa mo. Oo, kasi may letter T yung STEM. Compatible daw kasi yun. Oo, kasi yung isa pang strand ay UMS. UMS. No? Ano pa yung isa? Gas. 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 G-A-S. Ano po ba isa? Oo, ano yung isa? Eh mga kapapi, ano, medyo... ICT. Iba naman yung job. Ano po kasi tayo ngayon mga kapapi, iba na yung sistema dito sa Pilipinas. Naabutan ko kasi yung noon pa na okay. Ano bali meron na kasi tayong grade 12 ngayon ano at medyo nanibago ko dun sa mga strand so ganito na lang search na lang natin para hindi tayo malito para sure oo para alam din ng mga kapapi natin ano ba ang STEM is an acronym that stands for science technology
Engineering, and Mathematics. Wow! Alright? Alright. Alam mo na. Ibig sabihin pala ng mga strand na yan, yun yung mga subject, no? Alagay ko, tingnan mo yung gas. Gas. Meaning. Gas. Ay hindi, lumabas yung gas eh. Gas mismo. Yung yums na lang. Yung yums. Boss, yung morning! Uy! Inuturoan natin si Boss Aldrin Boss eh. Pag stem pa lang kanyang strand. Oh, anong strand mo ba, Boss Dave? Ako ko eh, ABM ko. Ah, yun! Isa pa, ABM! Ito mo. ABM, Accountancy, Business and Management. Oh, di ba? Ayan, ano pa yung mga ibang strand, Boss Dave? ABM, YUMS. Yung YUMS naman, ang ibig sabihin nun, Humanities and Social Sciences. Ano? Yung ABM, ayun nga, Accounting, Business, Administration. Business Management. Ay, Management. Saka may isa pa yung sa ICT. Yun. ICT? Ah, strand pala yun. I-strand din yung ICT. Oh? Oo. Talaga, alam ko ano yun, sa test na yun. Hindi ba? ICT. Kasi yung mga kabatch ko, ganun tinuha nila eh. Ah, ganun? Check natin. Wala katang ICT dito eh. Wala. ICT yan yan. Information, Communication. Technology. Oo nga, strand nga siya. So, dapat pala nag-ICT ka kung mag-IT ka. No? Pero okay lang po yan. Okay lang. Okay lang. Kung STEM. Ako. Kasi may technology din eh, no? Oo, kasi may letter T. Alam ko po sa STEM, parang... Electronic technology. May. Parang programming din natin. Ah, may programming din. Gusto mo mag-program? Hindi ko sure kung sa ibang school ka. Oo. Depende po kasi yan eh. Oo. Hindi, ganito, i-overview kita sa kinuha mong ano, sa gusto mong tahakin. Kasi gusto mong IT? Opo. Sure ka na dyan? Bakit IT? IT, kumbaga, ano na dyan. Goal ko na din sa buhay ko na gusto mong matupad. Goal mo sa buhay na gusto mong matupad? Oo, lahat tayo may goal sa buhay na gusto mong matupad. Pero bakit yun yung gusto mong matupad sa buhay mo? Bakit IT? Mahilig ka ba sa computer? Mahilig ka bang gumawa ng website? Mahilig ka ba sa graphic arts? Sa computer? Editing. Sa editing? Mahilig ka mag-edit ng alin? Ng picture? Pictures and streaming po. Streaming? Ano yung streaming? Mag-stream po kasi ako dati. Mag-stream ka ng? Online games po. Online games? Wow, live streaming pala to. Nag-stream ka, streamer? Dati po yun. Anong laro yan? Anong laro? Rules of Survival po, tsaka Roblox. Roblox? Yung mga ano ko po dati. Hindi naman sa pag-ano din, ano, yung streaming kasi, mga basic knowledge yung ano, pwede doon. Basic knowledge, kahit sino pwede. Ano? Ito, papaunawa ko sa iyo yung IT, malalim kasi yan. Ano? Para malaman mo, kasi ako, graduate ako ng computer science. Alam mo yung computer science? Computer science or engineering? Hindi, computer science lang. Kasi ngayon may engineering na ngayon eh. Yung computer science ay more on ano siya, programming. No? Alright, sino hindi nag-toothbrush sa inyong dalawa? Ah, Pops, toothbrush ako. Parang may naamoy ako. Pero ngayon? Kanina. Kanina? Ah, mumugla. Ayaw na. Ay, joke lang yung mga kapapi. Ano lang, pinapatawa ko lang kayo. Baka kasi, sabihin niya masyado tayong seryoso. Pero gusto ko kasi maging seryoso si Aldrin. Karoon siya ng overview sa kanyang tatahakin. Ano? Ito, magkape muna tayo mga kapapi. Ito, kape. Aldrin, kape ka muna. Kape po. Ito, di mawawala. Ano yan? Ang favorite ba ako ng mga bata? Alright. Ayan, gusto mo IT. Bigyan kita ng overview kasi malawak ang information and technology. Ano? Ang information and technology kasi merong dalawang sangay yan. Isa software. Alam mo yung software? Okay. Ano yan? Ang software is... Katulad ng... Ginagawa sa computer by website. Sure ka? Sasagot mo? Ang mga software, software kagaya ng Facebook, yan, yung mga pinoprogram, yung mga website software yan, yung mga ginagamit sa office,
Halimbawa, yung mga payroll system nila, yung mga attendance system, yung mga parking system sa office, yan, mga software yan. Yun ang ano, ang ginagawa ng mga computer science. Kung nakikita mo, halimbawa, yung stoplight, binoprogram din yan. Yung bangko, ATM, binoprogram din yan. No, yun ang computer science. Halimbawa, yung halimbawa, nag-smart padala ka, itong tawag dito, yung smart at globe, more on programming din yan. You know? Everything under the sun, lahat pinoprogram. No? Sa panahon ngayon, kasi more on technology na tayo ngayon, mga kapati. Meron nga, pati mga electric fan, aircon, kotse. Yan, programming na yan, kotse. Motor, oo, iba. Yan. So, maka ma-information overload ka, pero ang computer science is more on software. No? Yung IT na gusto mo, ito, sasabihin ko sa'yo, ang IT, yan ay more on hardware. Alam mo yung hardware? Hardware? Hindi yan yung binibila ng semento, ha? Mm-hmm. Ng plywood. Ng plywood. Diba ng anong block. Alam mo yung hardware, ano yun? Kung ano yung nakikita mo, halimbawa, bumili ka ng computer. Kung ano yung nakikita mo, ayan, hardware yan. Yung pagbili mo ng computer, monitor, CPU, hardware yan. Pero hindi lang doon natatapos ang IT kasi pumapasok yan sa networking. Ano? Alam mo yung networking? Online business site? Hindi yun online business. Iba pa yung network. Iba yung kapitayo muna. Parang ganun yung networking na sinasabi mo. Usap tayo. Gusto ko kasi malaman mo ito, Aldrin, para alam mo kung ano yung mapupuntahan mo. Kasi, kumbaga parang ano to eh, sa lahat ng mga course, merong ano yan eh, merong orientation sa una. Merong tinatawag na General Assembly, orient kayo, kung ano ba yung pinasok nyo. So ngayon palang i-advance na kita, Aldrin. Ano? Kasi gusto ko i-share sa'yo yung aking nalalaman, ano, hindi kita pagdadamutan sa impormasyon. Alright? Alright. So yung, yun nga, papunta tayo sa IT. Ang ibig sabihin nun, yung networking. Ibig sabihin, pag pumasok ko sa isang kumpanya, nakikita mo, di ba, maraming mga computer. For example, sa call center. Nakikita mo, di ba, maraming computer dyan. Pero, merong isang computer dun, na yun yung pinaka-server. Alam mo, ibig sabihin ng server? Siya yung nagpapatakbo ng lahat. Oo, siya yung may control ng lahat. Ano? Yan, doon pumapasok ang networking. Kumbaga, ipag-connect niya lahat ng mga computer na yon sa isang server. Halimbawa, sa computer shop, merong nagdadaya ng time. Diba? O, pwede mong patayin yun sa server. Ito, nakita mo, na-detect mo. Doon pumapasok yung networking. At marami pang iba sa mga IP address. Doon pumapasok yun. Yung IP address, yun naman yung parang sa isang bahay. Meron kang block. Block 10 lot 55. Sa isang bahay, yon. Sa website naman, yun yung address niya, IP address niya. Iba pa yung MAC address. Basta malawak yun. Yun ang IT. Ano? Gets mo ba? Opo. So ano yung mga sinabi ko kung nag-gets mo? Ano ang computer science? More on? Computers? No. More on software. Software. Oo. Yung IT, more on? Hardware. Sa hardware, ano? Basta yun lang ang tatandaan mo. Halimbawa, basic lang. Tandaan mo lang yung pinakasimpleng formula doon sa ano IT. Ano, ang IT ay sa hardware. Pero may mga ibang IT rin sa curriculum nila, pinapasukan nila ng basic programming para nakakabasa din kayo ng mga codes. No? So yun na nga mga kapapi, ano? At least ito, na-overview natin kay Aldrin kung ano yung gusto niyang tahakin sa buhay. Dahil napakahalaga po niya, mga kapapi, di ba? Dahil parang ano yan eh, parang sasabak sa isang laban, kailangan alam mo yung dapat mong gawin. Di ba? Kasi pag pumasok ka dyan sa isang course, tapos di mo pala alam, di ba? Paano na? Di ba? So, ayun, kaya, ayan, napapansin ko, yung mga tinitake mong subject ay more on math, ano? More on math.
Almost lahat. Ano mga kapati. Kasi ganyan din sa amin. Marami rin kaming mga math noon. Mga kasama ko nga, mga engineering. May mga probability and statistics kami. May mga different differential calculus, trigonometry, geometry, algebra. Ayan ang mga tinig ko noon. Algebra. So, may mga tanong ka ba sa akin patungkol dun sa course mo? Wala naman ako. Wala ka naman ng mga tanong doon? Opo. Halimbawa, pag gumraduate ka ng IT, anong trabaho? Alam mo na ba pupuntahan mo? Ilang pang hindi ko po alam. Hindi mo pa alam? Opo. So, ganito yan. Ibigyan natin ng overview sa... Ako kasi graduate ako ng ano, mga kapapi, computer science, ano? Ang naging trabaho ko pagka-graduate ko ay... sa software kasi merong limang ano yun. Hindi ko na siguro papalalimin. Ano kasi hindi naman yun yung kukunin mo eh. Ayaw mo mag-computer science instead of ano? Depende na sa'yo, ano? Opo. Ayan, naging trabaho ko kasi sa IT industry. Kasi ang tawag dyan, IT industry. Ano? Ang naging trabaho ko dyan ay software quality assurance analyst. Ano? Sa software ako, kumbaga ako yung taga-check kung meron bang bug yung system. Alam mo yung bug? Paglalag po or pagkaon ng virus? Virus hindi. Pwede rin, no? Pagka naglalag, oh, pwede rin yun. Halimbawa, ang ibig sabihin kasi ng bug, halimbawa, kinlik mo yung isang button, hindi gumana, bug yun. Kaya naman, may mga senaryo na dapat ganito yung mangyari pero hindi nasunod dun sa system, bug yun. Okay. No? Ako yung bali taga-check nun. So, katrabaho ko dun yung mga programmer, developer. Kumbaga, pagka may bug, kailangan nilang magawa ito. Ako yung kumbaga, taga-check nila. No? Ayun, sa IT naman, ang mga naging trabaho mo dyan, it's either network engineer, it's either tawag dito, ano pa ba yung mga trabaho ng IT? May mga programmer din na IT grad. IT graduate pag naging passionate sila sa programming. Basta 'yon, ano? 'Yun yung mga kadalasang magiging trabaho mo pag IT ka, pag IT graduate ka. Pwede ka rin maging IT manager pagka pagka marami na experience mo. 3 years and up, pwede ka na maging IT manager. Or 5 years, 3 to 5. Depende sa ano 'yan, sa performance mo, sa accomplishments mo. Kumbaga ba 'yung training? Work na papasokan. Oo. Kahit sa iba kung ano, fast food chain, kailangan talaga ng orientation. Oo. Kailangan mo munang matrain. Kasi ganito yan eh. Tawag dito, ambawa, nakapasa ka sa exam nila, sa interview nila. Siyempre hindi ka na may sasabak agad niyan eh. Sa real ano eh. Kumbaga iti-train ka muna siguro 1 month training. Kailangan lahat ng mga training na yan i-absorb mo. Para pagka sinabak ka na nila, dun talaga sa tunay na trabaho, sa ano, eh talagang ano na, perfect na. Diba? Hindi naman sa perfect, pero may mga mali tayo, at least. Pero at least, alam mo. Okay. Diba? Alright? At least may mga karanasan pa rin ito. Oo. So, sure ka na sa IT? Opo. Sure ka na? Sure na, sure na. Sa'yo mga kapapi, sure na daw po si Aldrin sa kanyang tatahaki na IT. Ano? Ayun na, baka meron akong maitulong sa'yo dyan. Sa mga module mo at least eh nabigyan kita ng ano overview dun sa tatahakin mong kurso. Okay. Kasi napaka-importante. Nung dati kasi enroll ako, ang first choice ko talaga ay civil engineering. Oo, kaso sa kasawiang palad nung entrance exam meron akong 1 point na hindi ko na meet dun sa entrance exam. So tinag-take ako ng ano, computer science para doon daw ako, para related, para next time pwede akong mag-shift. Ayun, di pagpunta ko ng computer science, medyo wala talaga akong knowledge, wala akong alam kung ano bang magiging trabaho ko dito, ano yung mangyayari. Pero awa ko ng Diyos, mga kapapi, nag-gets ko, naunawaan ko, tsaka maganda talaga, maganda ano. Kasi kahit nasa bahay ka, hindi ka magtrabaho. May mga tinatawag na work from home. Yeah. Yan. Hindi naman po sa pag-ano, pero yun yung ano, kasi nangyari sa akin ng pandemic.
talagang ano, walang transpo noon, talagang pinadalahan kami ng laptop sa bahay. Kung kami nagtrabaho, dito kami nagtrabaho sa bahay dito. Ayun na okay siya. Tsaka yung compensation okay siya. No. All right. Ano yan? Anong mapa yan? Mapa ng Alaska? Opo. Anong meron sa mapa ng Alaska? Kumbaga, ano lang din po siya. Ano? Sample lang po ng mga project areas since 2017. Mm-hmm. From 2017, 2018, hanggang tumunto ng 2019. Mm-hmm. Anong gagawin daw dyan? Ito naman po yung mga ibang subject namin ngayon. Mm-hmm. Ang kailangan lang kong matapos dito is yung mga kailangan sagutan. Mm-hmm. Kaya, ilang period po ba yun? Apat po ata. So, ano pa yung mga wala mong sagot? Ito na lang po, tsaka... Ito na lang. Yan ang walang sagot? Apo. Ito po, tsaka yung isa sa unahan. Hmm. Yung mga may sagot mo siguro, i-check ko. Sige po. Para malaman natin kung may mali. Yung sa math, medyo ano na ako sa math. Medyo hindi ko na alam yan. Oh, ano na kasi ako dyan sa math eh. Tagal-tagal na rin ang nakalipas. Basta ang technique ko lang dun sa math dati, ay sundan mo yung formula niya, tapos ang laban. Tama po. Alright. Ano yung sagot mo rito? Anong tanong dito? Kailangan kasi mabasa mo yung ano eh, no? Opo. Yung article. Di ba? Sensya na po, pangit sulat ko. Pangit ba sulat mo? Okay naman ah. Okay, at least nababasa. Wow. Parang may ibig sabihin yun ah. Hindi naman. Maganda nga eh, sabi ko nga maganda eh. Parang napipilitan lang. Joke lang. What items or ideas are compared or contrated? Ano yung contrated? Ibig sabihin ng contrated? Controlling po via ano, obstacle. Itong supporting detail, parang itong spelling ng detail mo, dapat walang A to. Detail. No? Sabi ka na mali. Tapos yung supporting, cool, double P yan. Double P ang supporting detail. No? Opo. Right. Pagdating sa mga ano, spelling, para mahasa ka, magbasa ka ng mga article sa libro, yan, para mas lalong lumawak yung grammar mo, yung mga vocabulary mo mas lalong lumawak. Ganun kasi yung ginawa ko dati. Tsaka ganun yung ginawa sa akin ni Mama. Pinagbasa ako ng pinagbasa nun. Para na yung English. Opo. Oo, talagang magiging ano ka dun. Para yung mga ganyang ano, basic na lang sa'yo. No? Describe the writer's method of presenting his ideas. Itong ideas, kulang ng A2. Di ba? Itong ba't dalawa yung which? Which of these is your answer? Which? Binabasa ba ito nung ano mo? Nung prof mo? Yung iba po kasi nasa online po. Ito po kasi dalawa po yung nasa online. Ginayan mo. Pagka ganun, yung liyahin. Pagka may mali, kailangan basahin mo ito. Ano yung sagot mo? Wala pa po. Imposing po yun. Cancel or take it. Yung cancel, may letter E dapat yung L-E-D at cancel. L-E-D. Makapapit na mapansin ko sa spelling. Medyo ano si Andrin, so kailangan natin tulungan si Andrin pagdating sa mga spelling. Bakit may ano to, may bump? Yan po yung nagagayain sa, kumbaga, yan po yung sample. Teka, anong subject ba ito? LIS na po. Ano ba siya may LIS? Literate yun. Basta na din po siya na magagayin din sa mga bus. I mean, ano ibig sabihin ng LIS? Subject yun, di ba? Subject.
So, ibig may ibig sabihin yan yung LIS. Yung LIS. Lagay ko literature yan, LIS. Ito, sagot mo to? Ang group? Ako. The main idea of a paragraph is the most important idea. It is usually, ayan, yung usually, isa lang ang ano yan. Yes. So, spelling yan ay ganito. Kasi may scratch ka dyan. Hindi ka rin sure, pwede mo i-google mo siya. Hindi ka sure sa mga spelling. Effects of the horses on this business is of the horses on his business is so many revenue, so many baga kasi ang epekto ng mga horses na yun ay malakikita niya. O, pwede diba? The effects of the horses on his business is very nasasabaw ko sa English ngayong umaga. Tama ba yung ano? Tama ba yung pinagkopya mo nito? Ako. Ano po yung name Rainy? Rainy? Ano po yung name? Ah, alam ko na yung Rainy. Huwag ka maggagaya sa Rainy. Alam ko yung Rainy eh. Ano lang, itong part lang po na ito. Pero yung sagot? So yun ano, huwag ka mag-Rainy. Alam ko kasi sa brain, ano bang ginagawa doon sa Rainy? Alam ba, may tanong ka? Apo. Paano yung sasagutin? Ano po, once na nagtanong ka sa Brainly na yun, automatically, meron na pong mga ano. Alam ba, anong mga tinatype mo dun? Sa Brainly. Example po yung ano, ito po yung ginawa ko. Ano siya,
nung kinife ka po ng pinakang buong to, no. Automatically, ito lang din po yung hahanapin kong tanong doon na may kasamang answer. Ganun? Opo. Palagay ko, mas okay kung sarili mong to. Kasi sa Brainly, ano yun eh, gawa lang din ng mga programmer yan. Mas okay kung sarili mo, sagot mo, sarili mo. Opo. Develop mo yun. Huwag kang umasa na, kasi sa Brainly, ano na yun eh, lalabas na yung kusa ng sagot eh, di ba? Kukopyahin mo na lang eh. Di ba? Mas okay kung ano, sarili mong sagot talaga. Para ma-practice mo yung grammar mo, yung English mo. Kagaya niyan, ito. Ito, chinekan na ito, di ba? Oo. Sino ang check na ito? Teacher mo? Apo. O, ito, marami kang, ano, mga kapapi, maano siya sa spelling. Pero, okay naman yung kanyang ibang mga grammar, ano? O yung by the end of the year, o, diba? Halimbawa, ganito, by the end of the year, kulang ka ng kama, diba? Kumbaga parang nagkukwento ka kasi dyan eh. And by the end of the year, ayun, parang magpo-post ka. Ibig sabihin ng kama kasi, parang post yun. Okay. Tapos, kada isusulat mo yung I, ibig sabihin kasi ng I, ay ikaw, ako, ganyan. Laging malaki yan, letter I. Malaki yan lagi. No? Opo. Ayan, kahit ito. Pagka first letter sa second, sa first paragraph mo, big letter lagi ang simula. No? Sa capitalization, sa spelling, yun yung ano. Tapos, yun, kulang ka sa, ano, basa ka pa ng mga libro, no? Para mas lalo pang lumawak yung ano. Tawag dito yung grammar mo, no? Ito, okay naman. Okay naman ito. Pagka may mga ganitong mga tawag dito, mga ipapasa ka, may mga sagot ka na, ipacheck mo sa akin. Sige po. Bago may ipasa dun sa teacher mo. Para ma-check ko muna. Para mabawasan yung mga error dito. Diba kasi tinikan ko eh. Walang points to. Nasaan yung points niya? Nasaan yung points? Wala? Wala ako. Steps to setting and achieving goals. Okay. Ayun, may mga pula kasi mga kapapi. Ibig sabihin, ni regrammar yan ng ano, ng teacher niya. Diba? Basta ang payo ko sa'yo, yung Brainly, mas okay na sarili mong sagot yun. Oh. Na sarili mo. Basahin mo yung article. Kasi habang nagbabasa ka, parang na rin natututo dun. Magigets mo yun. Bawa, meron kang isang sentence na hindi mo nagets. Pwede mo tanongin sa akin. Oh. Kung ano ibig sabihin nun. Kung wala naman ako dito sa bahay, nag-mission ako, pwede kang magtanong kay Google. Si Google yan talaga, napakatalino yan. Nakala ko si Quendim. Pwede rin si Quendim. Pagkatapos na siya mag-edit. O oh. Kaya naman, pagka nandito siya, pwede mong tanong eh, pwede ka rin pumasok doon sa loob. Okay. Try mo siya pagtapos na mag-edit. No? Ayun lang, mga kapapi, yung muna po siguro yung update ko dito kay Aldrin. Pansin ko sa kanya yung sa spelling niya. No, kailangan i-develop yung grammar. Tapos yung sa Brainly, huwag kang umasa sa Brainly ha. Okay. Kasi yung Brainly, yun yung parang app siya. Ilalagay mo yung tanong, may sagot na. No? Eh, yung Brainly kasi hindi naman sa pagano kasi hindi naman accurate yan eh. Mas accurate pa rin yung sa sariling thought natin. Opo. Self-thought, ano, pagkakaunawa natin, yung comprehension natin. Kung may matutulong yun, siguro pagdating sa ibang bagay, sa iba, ano. Kasi pwede kang gumamit nun siguro, tapos i-compare mo yung thought mo sa thought niya. Makikita mo yun, ma-analyze mo naman yun. Diba? Opo. Tapos yun, i-overview na kita dun sa course mo, yung IT, tsaka ano yung magiging trabaho mo, dating ng panahon, okay naman ba sa'yo? Okay. Kakayanin po yun. Gusto nyo pagpupulis ni Kento kaya tsaka makakamit po sa ulan at dito. Okay. Tama yun. Gusto nyo, dito lang ako, dito lang kami, aming buong pamilya para sa'yo. Oo. Okay. Ha? Okay po. Alright. Right. Siya mga kapapi, medyo mababa na itong video na ito.
At siguro hanggang dito po muna. Malakas pa rin yung ulan, mga kababe ko, naririnig nyo. Kaya maya, mag-alimusan lang kami. At ayun na, tuloy lang din kami dito sa pag-ano, sa pagtuturo kay Aldrin para sa kanyang kinabukasan. Alright? Alright. So yun, mga kapapi, salamat po sa inyong pagsama sa aming simpleng video, mga kapapi. God bless po sa ating lahat. Thank you po. Manat-manat lang, mga kapapi. Ay! Hey! Nabusiness nandito! Boss! Boss, tag-outro na ako, boss! Good morning! Good morning! Tuturuan ko po si Aldrin eh. Nakakatuwa naman itong dalawa kong ano, oh. Oo po, tuturuan ko siya. Very good luck ha, lipat lang ha. Ha? Very good ano. Ay, salamat pa din siya mga sakit ha. Opo. Tuturuan ko po siya kung ano yung, kasi IT daw po ang course niya eh. Ang dato niya, dati police. Ngayon, bakit IT na? Mas ano ka na po siya. Ito na po yung ipupush ko. Oh, come on. O baka naman dahil alam mong IT si Papa Deans. Kuya. Hindi naman po. Kasi... Eh, okay naman yun. Kasi sa akin naman, ano po mga kapapi, siyempre sa ganitong stage talaga, kahit naman tayo noon, di ba no? Opo. Hindi pa fix. Opo, hindi pa fix pa yan. Pagbabago. Pero sige lang, basta pagbutihin mo lang na darating ka rin dyan sa punto na mapagtatanto mo kung ano talaga yung nasa puso. Nasa puso. Basta kung ano yung nasa puso mo, susuportahan ka namin. Yun ang mahalaga dun. Thank you. Pagbutihin mo ha. Thank you pa. Alright. Agkoy. Sobrang proud lang ako siya. Oo. Aaral ng mabuti. Aaral. Umaga-develop pa. More on practice pa, lalo na sa grammar, sa spelling, ano. Yun yung napansin ko po sa kanya, kailangan niya. Ito lang po yung magaling. Eh, si Papa Dins, magaling yan sa grammar. Oo, magaling sa spelling. Yun! Hindi, nagtatanong din ako kay Google minsan. Ayun. Nobody's ano naman. Pero, nobody's perfect, pero andyan naman si Google. Andyan naman si Google. Tsaka nandito naman kami para tulungan. Apo. Alright? Alright. Alright. So yun mga kapapi, hanggang dito na lang po muna yung aking vlog. And dumating sila business. Ayun, maraming pong salamat sa inyong pagsama. God bless po. God bless po, mga kapapi. Malakas pa rin ang ulan, so kaya tayo na ito, business. Uy, boss, top 4 daw. Top 4? Oo. Ay, grabe. May napanood nga po ako kay Sir July. Oo. Oo, thank you, overall thank you po. Overall po. Ay, mga kapapi, salamat sa suporta, mga kabusiness. Mm-hmm. Overall, itong nakalipas na taon, year 2022, overall at top 4 po tayo no sa buong isang taon. Patay kay Sir July Paunil. Thank you, Sir July Paunil. Thank you po. Ayun, as a most viewed charity vlogger. This year. Ay, this year. Last year. Last year. 2022. Mga kapatid. Wow, isang karangalan at sobrang sarap sa puso. Grabe ka business. Salamat sa Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga viewers. Opo. Sipag, opo, diba? Sipag-sipag lang. Opo, balang araw ay mapupunta rin tayo dyan. Ayun, congrats din po pala kaila Kuya Rab, kaila siyempre. Tatay Tekram, kaila Sir Paul, Kuya Bal. Sa lahat po ng charity vloggers na dito sa Pilipinas. At saka siyempre, support natin Pinoy vloggers. Siyempre. Yes po, lahat. Sariling ating. Tama po, supportahan natin. Maraming salamat po. Thank you po. Business, congrats! Thank you. Grabe, top 4. Matindi. Hindi nga ako mapaniwala eh. Papanoorin ko pa ulit. Ay, na pa-burger naman dyan, pa-burger. Ano problem, burger? Magluto tayo na. Papa-Jollibee daw po si Papa. Alright. Congrats ka, business. I love you. I love you too. Alright. Banat-banat lang. Bira lang. Bira.